Lahat hubay gising na. Ginising tayo ng ating praise and worship. At alam natin na sinamahan tayo ng presensya ng Lord. Napakabuti niya sa buhay natin. Pwede bang bigyan natin ng isa napakalakas na the best clap offering ng ating Lord? Amen. Hallelujah. Maulan kahapon, pero salamat narito po kayo. Binaha na naman ang buong taytay. Pero siyempre, tayong mga tigataytay ay hindi papipigil ng baha. Nasa church pa rin tayo. Mga kapatid, gusto ko pong magbigay sa inyo ng isang message about yung alam naman natin yung tawag ng panahon ngayon, di ba? Kailan lang ay nagkaroon tayo ng isang matinding lindol. At siyempre, pagka humay ganyan ay napakahalaga na intindihin natin kung ano ang pinakikita sa atin ng mga bagay na yan, yung mga pangyayari sa buong mundo at dito ho sa Pilipinas. Gusto kong ibigay sa inyo yung the need of giving our lives to God now. Yun hong pangangailangan ng pagbibigay ng buhay sa Kanya ngayon. Sa lahat po ng nandyan sa online, pwede ho bang pakisabi nyo lang na mag-type lang ho kayo ng amen. Ano, amen. Next week po ay ating communion service. At siguro mas maganda na even na nandun sa online, kung magagawa din lang po ay punta ho tayo this week, next week, Sunday, upang sama-sama ho tayo magkaroon ng communion. Mas maganda ho yung nandito po tayo sa church upang tayo po ay magkaroon po nitong gawain. Isa sa pinakamahalagang gawain na iniwan sa atin ng Panginoon. At kung hindi rin ho naman kayo makakapunta, siyempre mag-provide ho kayo ng mga simbolo dyan po sa inyong mga tahanan. Pero mas maganda po kung nakikiusap po ako, next week, dito po tayo at sama-sama po tayo. Tingnan natin yung Exodus 8 hanggang 10. Sabi ho dito, Pharaoh summoned Moses and Aaron said, "Pray to the Lord to take the frogs away from me and my people, and I will let your people go to offer sacrifices to the Lord." Moses said to Pharaoh, "I leave to you the honor of setting the time for me to pray for you and your officials and your people, that you and your house may be rid of the frogs, except for those that remain in the Nile." "Tomorrow," Pharaoh said. Moses replied, "It will be as you say, so that you may know there is no one like the Lord our God." So, alam ho natin ang background. Ang background ho dito, nagpadala ng napakaraming maraming sangalot ang Panginoon doon po sa bansang Egypt. Sapagkat gusto po niya na ang bansang Israel ay mapalaya na doon ho sa Egypt. Pero hindi ho gumigive up to si Pharaoh. Ayaw po niyang palayain ang bansang Israel. Kaya nagpadala ng mga salot ang Diyos doon sa Egypt. At isa po sa pinadala niyang salot ay yung pong napakaraming palaka. Ibig sabihin, millions of frogs ang kanyang pinadala doon po sa Egypt. At kung inyo pong titingnan, ang Egypt during that time ay talaga namang sobrang dami ng palaka. Pinapasok yung pong kanilang mga tahanan ng mga palaka. Siguro pag nagluluto ka, nandun yung palaka sa tabi mo. Pagka nakaupo ka doon sa sopa, nandoon po yung palaka sa katabi mo. Doon po sa kama, pagka ikay nakahiga, nandoon ang palaka. Hindi ho nila maiwasan ang mga palaka. Di ba? At alam nyo, dahil sa hirap na sila, siguro kung i-imagine ninyo yung mga palaka po, maaring may namamatay na doon. At dahil namamatay, nandoon lang sila, ay bumabaho. Isipin niyo yung hirap na nararanasan ng buong Egypt sa pagkakataong yun. Ngayon, nung pong nagkaroon ng pagkakataon, sapagkat hindi na ho nila matagalan, hirap na sila doon sa palaka, alam niyo ho, sinundo ho si Moses. At nakiusap ito pong si Pero na alisin na yung mga palaka. Ipanalangin sa makapangyarihan Diyos na yung mga palaka ay mawala na.
Pero alam niyo ba sabi ni Pero, nung sabihin ni Moses, kailan mo gustong alisin na ng Diyos ang mga palaka? Alam niyo, sabi ni Pero dito sa verse 10, tomorrow, bukas. Ibig sabihin, gusto niya ng isang gabi pa na kasama pa ang mga palaka. Just one more night. Parang kante, one more night. Kung ikaw ang Pero, hirap na hirap ka na sa salot na nararamdaman ninyo, at nandito, maaalis na yung palaka, kailan mo gustong alasin yung salot na yan? Siyempre, ang isasagot natin ay now. Pwede ho bang pakisigaw natin ang malakas yung now? One, two, three, go! Ngayon, di ba? Now. Pero alam niyo si Pero, kaya nga siguro si ang name niya Pero, Pero siya ng Pero, ano? Laging may doubt, di ba? Ang Pero ay kumakatawan sa mga tao na ipinagpapaliban-liban ang pagbibigay ng buhay sa Panginoon. Yung bang ipinagpapabukas-bukas ang pagbibigay ng buhay sa Panginoon. O maaring yung isang hindi pa Kristiyano na ipinagpapabukas-bukas ang pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Alam niyo, sabi ko noon, ibibigay ko lang ang buhay ko ng lubusan kay Lord, isusuko ko na ng lubusan ang buhay ko kay Lord pag may asawa na ako. Kasi punong-puno ng, ang buhay ko ay punong-puno ng barkada, bisyo, party-party, laging nasa party, ngunit nagsisimba tuwing Linggo. At ang sabi ko, saka ako na ibibigay ang buhay ko kay Jesus. Pagka may asawa na ako, eh, matanda na ako nung nag-asawa ako eh. Eh kung binigay ko pala buhay ko kay Jesus nung after ko mag-asawa, nasira yung akin hong buhay. Tomorrow, at alam nyo, maraming nadadaya dyan sa tomorrow. Yung sabihin mo na lang na mag-e-exercise ako tomorrow, pwede naapektuhan na yung health mo. Tomorrow, gagawin ko na yung pinakamabuti sa job ko. Mag-e-excel ako tomorrow. Eh di, napahamak ka pa. Dahil sa katuto mo, tomorrow mo. Di ba? Alam niyo, isa sa pinakmalaking pandaraya niyang tomorrow yan, eh yung bukas, ibibigay ko na ang buhay ko kay Jesus. Yan ang pinakmalaking pandaraya na pwede ho nating marinig kay Satan at sa atin hong sarili. Yung bang ganda-ganda ng devotion mo, nakukonvict ka, ganda-ganda, narinig mo yung challenge sa message, pero sabi mo, tomorrow, wala pa rin. Ano? Ang pinakamalaking pangit na bunga ng tomorrow ay yung hung pinagpapabukas-bukas natin ang pagbibigay, dinedelay natin ang pagbibigay, pagsusuko ng buhay kay Jesus. Yun hung frogs, ano hung? Ito po ay sacred doon po sa bansang Egypt. Because of Heka, ano? Yun pong frog-headed goddess nila. She was goddess of fertility and rebirth. Yun ho yung Diyos-Diyosan, isa sa Diyos-Diyosan ng mga taga-Ehipto during that time. Siya ho yung patron ng mga midwives sa panahon ho nila. Alam niyo ho, they love Heka. Kaya nga nahihirapan sila. Hindi ho nila mapatay yung mga palaka kasi alam niyo, sacred sa kanila ho yun eh. Tanda natin, mayroong mga bagay sa ating buhay na labis ho nating mahal. Na kung tutusin, hindi kalooban ng Diyos na nasa buhay ho natin. Na nagsisilbing dahilan na tayo po ay mahirapan. Bisyo na mahal mo, na ayaw mong mawala, isuko sa buhay mo, na minsan na nagiging perwisyo na sa buhay mo. At yun ang palakang espiritual na nagpapahirap sa'yo. Ano ba? Yung pornography. Dati ho, pagka manunood ka niyan, magtatago-tago ka pa. Ano? Pero ngayon, hindi na. Data na lang at wifi ang kailangan. At alam natin na pag-addict ka dito, sisirain niya ng magandang mong ugali. Yung ugali mo sa opposite sex. Kung ikay lalaki, napakadali mong ano, mapansin yung legs, ang puti ng legs, yung pala legs lang ni A. White yun, ni John White, di ba? Meron hindi makasurvive ho dito eh, pagka wala ito.
You need the help of God. At alam niyo, kung ikay servant of God, kine-claim mo na you are the servant of God, you cannot claim the anointing ng God. Kaya nga alam niyo, don't dare to live by faith and claim the blessings of God if you are slave of immorality. Minsan hindi ho nangyayari na ina-anoint talaga tayo. Sin, immorality will stop you from being effective and stop what God called you to be. Ang ganda ng plano ng Lord, pero minsan napipigil dahil dyan. Maaring ang palaka na spiritual mo ay yung galit sa kapwa, unforgiveness na nagpapahirap sa'yo. Iba't iba yung maaaring yung mga palaka na nando sa buhay ng tao na nagpapahirap sa kanila. Alam mo, dito ang sabi ni Pedro, ipanalangin mo yung maalis yung palaka, ano? Yung mga palakang ito. Ibig sabihin, naniniwala siya na yung Diyos ni Moses ay makakaalis ng palakang yon. Ibig sabihin, ang makakasolve ng problema nila, ang makapagbabago ng buhay nila noong time na yon, ay walang iba kundi ang Diyos ni Moses. Yung makakaalis ng pangit na nararanasan nila sa buhay nila ay ang Diyos ni Moses. Tulad natin, ang Diyos ang pag-asa natin, siya yung makakaalis ng mga pangit doon sa buhay ho natin. Siya lang ang makakaalis ng bisyo mo na nagpapahirap sa'yo, lungkot na nagpapahirap sa'yo, takot, disappointment, unforgiveness na nagpapahirap sa'yo. But kailangan mong isuko yung buhay mo kay Jesus. Ibigay ang buhay natin sa Panginoon. Tanggapin si Jesus sa puso mo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Alam niyo, kung tayo po ay may pagkakataon na ibigay ang buhay kay Jesus, tanggapin siya sa ating puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ipagpapabukas-bukas mo pa ba ang pagbibigay ng buhay kay Lord? At pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas? No. No. Ngayon ko siya tatanggapin. Ngayon ko ibibigay ang buhay ko sa Kanya. Ang unang dahilan kung bakit kailangan mo ibigay ang buhay mo sa Diyos ay ang dahilan na siya lang ang pwedeng bumago sa buhay mo upang gumanda ang buhay mo. Maalis ang mga salot na nandun sa buhay mo na nagpapahirap sa iyo. Ngayon, gusto ko hong magbigay ng 3 reasons. Ano? Why you need to give your life now? 3 dahilan pa kung bakit kinakailangan mo ibigay ang buhay mo kay Jesus ngayon. Una, the Spirit calls today. Sabi ho ng 2 Corinthians 6:2, for He says, in the time of my favor, I heard you. And in the day of salvation, I help you. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Alam niyo bang gusto ng Panginoon ang buhay mo ngayon, hindi bukas? Kaya nga, the Spirit calls today. Ngayon ang tawag ng Lord sa atin. Kung hindi mo pa na isusuko ang buhay mo kay Jesus, ang gusto niya isuko mo ang buhay mo ngayon sapagkat ang banal na Espiritu ay tumatawag na isuko mo ang buhay mo ngayon. Bakit? God wants to save you in the consequences of your wrong decision. Kasi gusto niya iligtas doon sa mga consequences ng wrong decision mo eh. At ang pinakatamang desisyon na pwede mong gawin ay ibigay mo na ngayon ang buhay mo kay Lord. Isuko mo na yung buhay mo kay Lord. Yung sinasabi dito na now is the day of salvation, hindi lang yung apoy ng impyerno yan. Na pagkat tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, maliligtas ka doon sa dakilang kapahamakan doon sa impyerno. Hindi lang yun. Yan yung kapahamakan dito sa mundo. Yung impyerno dito sa mundo. Na pagkat tinanggap mo si Jesus sa puso mo, isinuko mo yung buhay mo kay Lord, maliligtas ka doon sa mga pangit na buhay dito po sa mundong ito. Isa po sa mga kaibigan. At alam nyo, namatay ho siya ng maaga. Ang aga ho niyang namatay. Dahil ho sa drugs. Kasama ko ho siya sa church noon. Nung umaatin kami doon pa lamang doon sa JSC Loan Church. Siya po'y hindi nagpatuloy. Ako po ay nagpatuloy.
At ang nakakalungkot, namatay ho siya dahil sa drugs ng maaga. Kung siguro siya ay nagpatuloy, isinuko yung buhay kay Jesus, na-save siya ng isang pangit na buhay kung ibinigay lang talaga niya ng lubusan ang buhay niya kay Jesus. The Spirit says today, Satan says tomorrow, bukas na lang. Kung tutusin niya, ang gusto ni Satan, miski kapiraso lang ng buhay mo, ibigay mo sa kanya. Ngunit ang Panginoon, gusto niya yung buong buhay mo talaga, ibigay mo sa kanya. Gusto nga ni Satan, yung pa-pray-pray ka lang, yung nagbabasa ka ng Bible paminsan-minsan, okay lang sa kanya yan. Miski kapiraso ng buhay mo, gusto ni Satan yan. Pero si Jesus, ang gusto niya, buong-buo na buhay. Parang Christian submarine, lulubog, lilitaw. Pag Sunday Christian. Pero pagkaibang araw na at kasama yung mga barkada na hindi kumikilala kay Kristo, hindi na Christian, lulubog, lilitaw ang pagiging Kristiyano. Pagkasama yung mga kaibigan, kabarkada, non-Christian. Namumuhay katulad ng kabarkada niya. Pero pagkakasama Christian, Kristiyano siya. The Spirit calls today to make Christ as your Lord and not only Savior. Tumatawag siya. Hindi lang tagapagligtas ang gusto niya sa buhay mo. Gusto niya Panginoon mo siya. In Christianity, it must be everything or nothing. Yung isusuko mo lahat, alam niyo, pagka hindi nakasuko lahat talaga kay Jesus, alam niyo, meron hong question kung talaga nakasuko ba talaga buhay mo kay Lord. Alam niyo, our Lord can never be satisfied with only part of our life. Hindi siya masasatisfy. Yes, nandiyan ang grasya ng Lord sa buhay mo, pero kung tatanungin mo, satisfy ba ang Lord na parte lang ng buhay mo ang nasa Kanya? No. No. He is worthy of all or nothing. Nakita niyo yung prodigal son? Yung prodigal son, kinuha yung kanyang lahat ng mana, nagpunta doon sa faraway country. At doon sa faraway country, inubos niya ang lahat-lahat ng kanyang mana sa masasamang babae, sa bisyo, sa isang buhay na hindi maganda, nagkaroon ng taggutom doon po sa lugar na yon. At dahil siguro wala na siya, dumating ang time, nagtatrabaho siya, wala na siya mapasukan dahil sa taggutom noong time na yon. Alam niyo, pumasok na lang siya na tagapag-alaga ho ng baboy. At dahil walang makain, pati yung pagkain ng baboy, kinakain niya. Hanggang sa nag-decide siya na bumalik doon sa kanyang ama. Ang tanong, sana nung wala siya doon sa pig pen, nag-aalaga ng baboy, kumakain ng mga pagkain ng baboy, sana nag-decide na siyang bumalik sa ama. At na-save pa siya sa ganung uri ng buhay. Hihintayin pa ba natin na dumating tayo sa pig pen para bumalik at sumuko sa Diyos? Iintayin pa ba natin na sirang-sira ang buhay mo bago mo isuko ng lubusan ng buhay mo kay Jesus? Tandaan natin, Satan always shows only one side of the coin. Halimbawang coin to. May two sides to. Ang pinakikita ni Satan ito lang, pero hindi niya pinakikita ito. Ang pinakikita ho niya ay yun yung pleasure, pero hindi ho yung pig pen. Pinakikita niya yung pleasure, yung ligaya, pero hindi ho yung dusa. Pinakikita na niya na nandun ka sa inuman, pinakikita yung sarap ng mag-inom, pero hindi pinakikita na dahil sa pag-iinuman ay nagiging inhuman. Sabi nga, inhuman ka na. Naiiba na yung ugali mo, nakakaproblema ang pamilya mo. Sin promises not freedom but slavery, tandaan natin. Sin promises not success but failure. At sinasabi ko sa inyo, every end of the road to faraway country is pig pen. Kaya nga nandoon yung maagang pagbibigay talaga ng buhay kay Jesus eh. Dapat nandoon sa buhay ho natin. Tingnan natin yung pangalawa, the uncertainty of life and death. Yan ang pangalawang dahilan. Bakit kinakailangan mong ibigay na ngayon ang buhay mo kay Jesus?
the uncertainty of life and death. Dito po si James 4:14 sabi diyan, why you do not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Alam niyo, ang buhay ho natin ikinumpara do sa mist. Ano ba yung mist? Ba Tagalog no mist? Babae. Hamog. Pag-umaga, ngumunta ka doon, makita mo yung hamog. Maya-maya, wala na yung hamog. Ganyan daw ang buhay ho natin, mga kapatid. Nandyan, maya-maya magugulat ka, wala na. Dalawa ho yung nanay na kilala ko. Inaalagaan yung kanyang lang asawa. Yung isa bedridden, yung isa hindi naman, nakakakilos pa naman. Dahil may sakit. Pero alam niyo ba yung nag-aalagang dalawang nanay na ito nauna pa doon sa inaalagaan? Nauna pa sila doon sa kanilang tinitignan palagi, binabantayan palagi. Kasi nandun ho yung uncertainty of life and hindi natin alam kung kailan tayo aalis sa mundong ito. Walang katiyakan ng buhay. Kailan lang? Dito sa atin, di ba? Yung isa, nagbabike ata dyan sa may floodway, biglang tinamaan ng kidlat, patay. Sipin mo, tinamaan ka ng kidlat, ang dami naman tatamaan doon, ikaw ang tinamaan. Eh, eto pa, doon ho sa Quezon, saan ba yun? Sa Katanawan, Quezon. Nandoon sa loob, mag-ama, kumakain, dinner, biglang tinamaan ng kidlat, patay yung mag-ama. Maari sabihin, eh, light lang siguro yung material ng bahay, pero hindi. Bakit nga doon pa tumama? Alam niyo, tandaan natin, there is uncertainty of life and death. At ito yung isang katotohanan na dapat hindi ho natin inaalis doon sa atin hong kaisipan. Upang sa ganun, manatili tayong handa. At tinitingnan natin kung talagang naka-offer ba talaga ang buhay ko sa ating Panginoon. Eh, pastor, yung iba kasi mabisyo, kaya madaling mamatay. Meron nga laging nag-e-exercise eh. Doon sa pag-e-exercise siya namatay. Nagba-badminton. Yung sambayaw ko, yung kabadminton niya, biglang bumagsak na lang. Yung aking batch, kabatch. Lagi kasi kami may mga basketball dyan. Sa ano. So doon sa basketball, doon siya inatake. Proverbs 27 verse 1. Huwag ipaghambog ang araw ng bukas pagkat di mo alam kung ano ang magaganap. Isang pastor, lagi sinishare niya yung isang nag-gym. Ang matipuno ang katawan. Sinishare niya na tanggapin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Alam niyo, sabi niya, hindi para sa akin yung bagay na yan. Hindi sa katulad ko, hindi ako sakitin. Physically fit ako. Pero alam niyo ba, after noon, mga ilang buwan, nagkasakit, pumayat. At yun ang kanyang ikinamatay. Halimbawa, ikaw 80 years old na, nasa 80s ka na, do you think about heaven? Do you think about na ihahanda mo na sarili mo? Kasi nasa 80s ka na. Pwede siya, siyempre. Siyempre. Natural yun. Pero alam niyo bang ang nararapat, anumang edad natin na mayroon tayo, dapat laging ang kaisipan mo ay ihanda yung sarili mo sapagkat yan ang katotohanan ng buhay. Ihanda lagi ang sarili ho natin. Di ba may mga taong may taning na ang buhay? Sabi ng doktor, isang taon, dalawang taon ka na lang, ilang buwan ka na lang. At meron akong mga alam na ganyan na talaga namang okay, yung sinabi ng doktor talaga namang nangyari. Pero alam niyo bang tayong lahat kung tutuusin may taning na? Yung ibang may taning, alam nila. Yung iba, hindi nila alam kung kailan. Kung tutuusin, tayong lahat may taning na ang buhay. Hindi lang natin alam.
Kasi there is uncertainty of life and death. At sasabihin ko sa inyo, may dalawang calling. Tawag ng pagsisisi, pagbibigay ng buhay kay Jesus, at tawag ng kamatayan. Pwede mong tanggihan yung isa, pero yung isa, hindi mo pwedeng tanggihan. And that is yung tawag ng kamatayan. Yes, pwede mong tanggihan ang tawag ng pagsisisi. Hindi mo ibigay yung buhay mo kay Jesus. Pero tandaan mo, hindi mo matatanggihan ang tawag ng kamatayan. Gusto niya, ihanda ho natin ang sarili ho natin. Tandaan ho natin yan. Meron isang mayaman, tinawag ng Lord na hangal. Alam niyo kung bakit? Kasi nag-ipon siya ng napakarami. Umani siya ng napakarami. Nakita niya yung kanyang mga kamalig, maliit na, para doon sa kanyang napakaraming ani. O sabihin natin doon sa napakarami niyang yaman, giniba ang kamalig na maliit, nagpagawa ng mga mambalalaking kamalig, inilagay doon yung lahat ng kanyang yaman. Pagkatapos sinabi niya sa sarili niya, marami na akong naipon sa mahabang panahon, kaya't magpapahinga na lang ako, kakain, iinom, at magpapasarap sa buhay. Pero niyo ba sabi sa kanya ng Lord, hangal, sa gabi rin ito babawiin ka ng buhay. Kanino mapupunta ang lahat ng hinanda mo, inilaan mo para sa iyong sarili? Nag-ipon siya para sa mahabang panahon. Pero alam niyo, sabi ng Lord sa kanya, hangal, sa gabing ito, babawian ka ng buhay. Alam niyo, gusto niya mahabang buhay. Pero ang Diyos ang nasusunod. Hangal, sa gabing ito, babawian ka ng buhay. Naihanda niya ang kalagayan ng kanyang katawan, pero hindi ang kalagayan ng kanyang kaluluwa. Alam niyo po, maraming nagpapagal yumaman sa mundong ito, pero hindi nagpapagal sa yamang espiritual. Naihanda ang buhay sa daigdig, ngunit hindi ang buhay pagkatapos ng kamatayan. Ang pangatlo, the second coming of Christ, it is at hand. Alam niyo, ang pagbabalik ng Panginoon, malapit na po. Malapit na. Sabihin mo, matagal ko nang naririnig yan, Lord. Pero alam niyo, ilang beses mo mang marinig to, magsawa ka mang naririnig ito, hindi mababago ang katotohanan na malapit na talagang dumating ang Panginoon. Romans 13:11, and do this, understanding the present time, the Lord has come for you to wake up from your slumber. Ano sabi niyo? And do this, understanding the present time. Dapat maintindihan natin yung present time. Alam niyo, kung noon pinaiintindi yung present time, mas dapat intindihin natin ngayon yung present time. The hour has come for you to wake up from your slumber, because our salvation is nearer now than when we first believed. Yun yung sinasabi ho dito na our salvation is nearer. Ang tinutukoy ho dito yung pagbabalik ng Lord, ang pagbabalik ng Lord ay malapit na. Sa verse 12, the night is nearly over. The day is almost here. So let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Pinaghahanda tayo. Kumbaga sa ang pagdating ng Panginoon ay umaga, madaling araw na at malapit ng mag-umaga. Alam niyo, kung sinabi ho noon na ang second coming of Christ ay nearer, malapit na. Alam niyo, sa panahon ho natin ngayon, malapit na malapit na. Kung ito'y totoo sa kanila, no, mas lalong totoo to sa buhay natin sa panahon ho natin ngayon. Ang sabi ng 1 John 2:18, little children, it is the last hour. Sa kanila, last hour. Pero sa atin, baka last minute na. Malapit na ang pagdating ni Christ. Kaya nga, kung tutusin naman, hindi na naman kailangan pa ng isang malakas na lindol para mapatunayan mo na malapit na talagang bumalik si Christ. O hindi na kinakailangan pa ng isang Yolanda para mapatunayan mo, o tsunami para mapatunayan mo na malapit na dumating si Christ. No. Anytime,
Kahit anong oras ngayon, pwedeng bumalik si Kristo. Pero, alam naman natin, na ito ho yung mga signs na nasa Bible na malapit na talagang dumating ang Lord. At ito pong mga ganitong pangyayari nagsisilbi na panggising sa atin. Baka ho tayo nagiging komportable na. At hindi na natin iniintindi ang second coming ni Christ. Na hindi na tayo nagiging aware sa mahalagang katuroan ito ng Bible. Nasa Bible po ito at dapat itinuturo ho sa atin. Tulad ho nung lindol na nangyari sa atin sa Abra 7.2. At bukod pa dyan sa mga nakaraan, no, sa Bohol, sa Pampanga, na talaga namang sumira at siyempre kumuha ng ilang mga buhay ng tao. Alam niyo ho ba, ayon ho sa survey, pagka sa Metro Manila tumama ang ganyang klase ng lindol, 30 to 34,000 ang pwedeng mamatay dito ho sa Metro Manila. Kaya nga ito yung kinakatakutan, the big one. 1,000 ang pwedeng mamatay. Alam niyo bang isang satanda ng pagbabalik ng Panginoon, na ang pagbabalik ng Panginoon ay malapit na, siyempre, yung malakas na lindol na yan. Yung mga nangyayari sa paligid natin na wars, ano ho? Yung mga immoralidad na nangyayari sa paligid ho natin, mga pagpatay, merciless killings. Sabi ho ng Luke 21:26, ito pa is a sign. Ano ho? Luke 21 verse 26, men's hearts failing them from fear. Yung darating ho daw yung takot sa maraming tao. And the expectation of those things which are coming on the earth. Bakit matatakot ang mga tao? Dahil sa expectation nung mga sakuna na pwedeng dumating sa mundong ito. For the powers of the heavens will be shaken. Yung pong fears of the things that might come to the world. Dito ho sa mundong ito. Yan ho yung one of the signs of His second coming. Yung pagka iniisip mo yung pwedeng sakuna na mangyari sa mundong ito, na alam mo na pagka nangyari yun, talaga namang grabe. Yan ho yung isa sa sign ng kanyang muling pagbabalik. Isipin na lang natin itong, isipin mo yan, the big one na yan. World War III, na kinatatakutan. Alam naman natin na pwedeng mangyari, na pwedeng mag-spark because of war doon sa Russia and Ukraine. Na alam natin na apektado ang buong mundo, na kinakatakutan ng maraming tao na hindi nila alam. Yan ay isa sa sign ng pagbalik ng Panginoon. Pero siyempre tayo, bilang mga Kristiyano, hindi ho natin katatakutan ang mga iyan. Kasi anumang mangyari, meron tayong kasiguraduhan sa piling ng Panginoon. Amen? Sige, palakpakan natin siya. Sige, palakpakan natin ang Lord. Mga kapatid, ang pagsama ng tao, isang tanda sa pagbabalik niya. Alam ho natin yan. Na yung tao parang nagiging hayop na. Diba? Na parang hindi na tao pagka gumagawa ng krimen. Hindi na tao pagka gumagawa ng mga pangit na bagay. Halimbawa, yung pusa ninyo, basta na lang kukuha ng ulam na hindi nagpapaalam sa government. Tingnan naman ho natin. Parang mga hayop na minsan. Hindi, wala ng konsensya. Sobra-sobra na yung ninanakaw sa government. Drug money involved, pati na sa government. Yung aso na magsyota sa daan, sa kasada, gumagawa ng mga private things na bagay. Hindi pakasal. Gumagawa na. Ni hindi man lamang pumasok sa hotel. Ngayon, yung immorality, parang normal na lang. Lalo na sa mga artista. Hindi pa kasal, nagsasama na.
age of merciless killing sa Middle East, yung pagpatay ng mga ISIS, riding in tandem natin ngayon, hindi masugpo-sugpo na pumapatay. Kailan lang, alam natin yung nangyaring patayan. Ano? Pinatay yung mayor at ilang mga yung kanyang crew, pinapatay na security guard, nangyari pumatay din, pinatay din yung tatay nung pumatay. Hindi natin alam kung may connection yan. Pero yung merciless killings, isa sa sign yan ng muling pagbabalik ng Panginoon. Ang sabi ng 1 Thessalonians 5:2, "For you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night." Alam niyo, ang pagbabalik ng Panginoon sila like a thief in the night. Hindi siya magnanakaw, ano? Ikinumpara lamang ang kanyang pagbabalik sa isang pagdating ng magnanakaw. Sino dito yung nanakawan na? Pakitaas ka ang kamay. Nanakawan ka na? Ayun. Yung nanakawan ng pag-ibig, meron ba rito? wala naman. Alam natin pagka nanakawan tayo. Hindi natin alam. Basta-basta dumadating, ninakaw na. Alam niyo, ang pagbabalik ng Panginoon ay ganun. Thief in the night, hating gabi. Eh ngayon, tila pagka-araw, nananakawan na rin tayo. Pagka sinabi kasing hating gabi, talaga hindi ka aware. Tulog na tulog ka. Kasi wala namang magnanakaw na kasabihin sa iyo at magpapaalam, oh, magnanakaw ako sa inyo mamaya. Yung mga alahas mo, pwede bang pakilagay na doon sa bag para madali nang nakawin. Kaya yung kaha mo, alisin mo, wag mo na isusi. Yung mabubuksan ko ng maayos para madaling nakaw. Walang ganun eh. Walang nagpapaalam na magnanakaw. Darating at darating yan sa oras na hindi mo inaasahan. That is the second coming of Christ. Why Jesus did not reveal the time of His coming? So that we keep on waiting. Always ready. Lagi ho tayong ready. Alam mo yung strategy ho ni Satan. Ibigay mo na buhay mo kay Lord. Sige, okay lang. Kailangan mo naman talagang gawin yan. Pero marami pang time. Bukas na lang. Bukas na lang. Mga kapatid, the right, the privilege, and the powers to decide has been given by God in the hands of men. Tayo magde-decide. Hindi siya. Pwede bang tawagin ko yung mga kabataan, meron lang ako pakikita ho sa inyo.
then God created the day, the night, the sky, the waters, the ground, the plants, the birds, the animals, and all the living creatures. And God saw that it was good. Then God created man in his image, and he created him from the dust of the ground. Then God breathed life into man, and God saw that it was good. And God showed man how to move his hands. I want to feel you. And God showed man how to move his feet. You are the light that's leading me. God showed man all the creations he has made, and man was completely astonished. Where I find peace, what can I? You are the strength. And man started getting distracted away from his creator. Man started to fall for the lust of his eyes. Then keeps me trusting. You are the light to my soul. You are my purpose. And man started to fall in love with himself and became full of greed. How can I send you through and not be moved by it? Won't you tell me how could it be any better than this? Man started to fall in love with the things of this world rather than his creator. Man started to fall in love with his own image rather than the image of God. You still my heart. Won't you take my breath away? Would you take me in? Take me deeper now. And man was influenced by the father of all evil rather than the goodness of God. Everything.
Sige po, palakpakan po natin sila. Siguro nakuha na natin yung message nung kanilang pinakita ho dito sa unahan. Ano? Alam niyo, ang isa ho sa ginagawa ng Lord sa buhay natin, inilalaban ka talaga niya. Maraming banta sa buhay ho natin na talagang lumayo tayo sa kanila, sa kanya. Pero alam niyo ho, ang isang malaking katotohanan, nilalaban ka ng Lord. Gusto niya na ibigay mo ng lubusan ang buhay mo sa kanya. Tandaan natin, God has a plan for you. Pero alam niyo ha, even Satan, tayong lahat ay tumayo. Kaya nga ho, delaying to give your life to God means fulfillment of Satan's plan to your life. Pag dinidelay natin yung pagbibigay ng buhay natin kay Jesus, ibig sabihin, yan ho eh. Ibig sabihin, pagpapaunlak sa plan ni Satan sa buhay natin. At alam niyo, pag hindi natin binibigay mo buhay natin kay Lord, may stuck ka doon sa bisyo, sa kasalanan, sa maling buhay. Stuck doon sa salot na pwede mong maranasan. Kung ikay natatakot talaga, ibigay buhay mo kay Jesus, sumunod kay Jesus, alam niyo, kahit anong pamumuhay mo dito sa digdig? How long man na ikaw ay mabuhay sa daigdig na ito? Laging may kulang sa buhay mo hanggat di mo sinusuko buhay mo kay Lord. Dito ang pero, kaya ayaw niyang, kaya sabi niya tomorrow, pwede sigurong iniisip niya baka kusang maalis yung mga salot na yan. Baka basta maalis o makaya ng mga magician nila na alisin yung mga salot. Pero no, ang tanging makakaalis lang ng salot na yon ay ang Diyos ni Moses, ang ating Diyos. Tanging ang Diyos lang ang makakaalis ng salot sa buhay mo natin. Tanging si Jesus lang ang pwedeng magalis ng mga pangit na nangyayari sa buhay mo, na nagpapahirap sa'yo. Siya lang ang pwedeng umalis ng bisyo mo, lumutas ng problema mo na nagpapahirap sa'yo. The only hope is to give your life fully to God. Yan lang ang paraan. Lord, nakita ho namin yung message nung drama. Nilalaban mo kami, Panginoon. Ginagawa mo ang lahat para sabihan kami. Ginagawa mo ang lahat, Panginoon, para kami, Panginoon, magsuko ng buhay sa iyo. Dumoon sa kalinga mo, Panginoong Jesus. Lord, mayroong pong pangangailangan na ibigay na namin ang buhay namin ngayon, hindi po bukas. Magsuko na kami ng lahat sa iyo. Tingnan namin kung mayroong pang hindi kami sinusuko sa iyo, Panginoon. Yes. Kasi nga tumatawag ang banal na Espiritu ngayon. And there is uncertainty of life and death. Malapit ka nang dumating, Panginoong Jesus. Malapit ka nang dumating. At higit dito, Lord, kung hindi namin susuko ng lubusan ng buhay namin sa iyo, mararanasan namin ang mga consequences ng hindi pagsusuko ng buhay sa iyo, Lord. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, tanggapin mo yung sinusukong buhay ng iyong mga anak. Pwede ho bang sambitin mo sa iyong sariling panalangin, if you want to surrender your life fully to God, now, pwedeng sabihin mo kay Lord, Lord, kung meron pa akong hindi na isusuko sa iyo, isinusuko ko sa iyo. At kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus sa puso mo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, pwede mong sambitin sa iyong panalangin, Panginoon, tinatanggap kita sa aking puso. Pumasok ka sa puso ko, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sige po, let us pray. Sige po. Lumapit ka kay Lord. Thank you, God.
Thank you, Jesus. Glorify your name, O God. Panginoon, we surrender our lives to you, O God. Kung meron ka pang nakikita na hindi namin isinusuko sa iyo, mga kasalanan o anuman ito, Lord, Lord, binibigay namin sa iyo ito. Kunin mo, Panginoon. Salamat sa paalala mo, Panginoon. Salamat sa lagi mong pagkalabit sa amin pong mga buhay, Panginoong Jesus. Salamat sa paalala na ang tunay na buhay sa iyo lang matatagpuan. Hindi po, Panginoon, sa mga ibinibigay ng mundong ito, inaalok ng mundong ito, Panginoong Jesus. At kung kami man, Panginoon, nakakalimot, lalong-lalo na sa mga katotohanan na ang buhay namin ay hindi sigurado. Anytime, pwede mo kaming kunin. Anytime, pwede kang bumalik sa mundong ito, Panginoon. Kung kami, Panginoon, hindi namin pinagpapahalagahan ang mga teaching na yan. Lord, ngayon, pagpapahalagahan namin to. Tatanggapin namin ang katotohanan nito, Panginoong Jesus. At Lord, sa pagbibigay namin ng buhay namin sa iyo, ng lubusan, na ihahanda namin ang sarili namin sa lahat ng mga ito. Salamat po sa paalala. Salamat sa pagkalabit mo sa buhay namin palagi, Panginoon. At Lord, ang totoo niyan, inilalaban mo kami, Panginoon. Hindi mo kami iniiwan. Hindi mo kami pinababayaan. Hindi mo kami pinababayaan na mapahamak, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen, 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 Amen.